Good afternoon, good afternoon, good afternoon guys. Sa mga kaindak ko sa Pilipinas guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Lagi kayong mag-ingat guys, mag-ingat po kayo guys sa tanghaling ito. Lagi po kayong mag-ingat guys, ingat po kayo guys, ingat po. Yan. Ngayon guys, sa pag-uusapan natin sa tanghaling ito, sana guys, sa sunod na election guys, sana makakuha na tayo guys ng matino ng mamuno sa ating bansa guys. Yung magandang track record, dapat ganyan guys ang mamuno sa bansa natin. Sana makakuha na tayo ganun. Hindi pwede yung purki sikat siya, ganito siya, ganyan siya, ibuboto na natin. Hindi ganun guys. Kailangan guys, marunong kayo guys kumalates. Kailangan guys, marunong kayo kumalates sa binuboto ninyo. Kahit hindi kayo bigyan ng pira guys, kahit hindi kayo bayaran, basta na, basta yung binoto mo guys ay magandang track record, okay yun, hindi ka talo dun. Kasi guys, kung tumanggap ka ng pira guys, tapos ang binoto, tapos ang binoto mo ay dispangilingado ang utak, talo ka yan guys. Kasi nga, pag nakaupo na yan guys, walang alam yan guys, kundi ano nga, walang alam yan guys. Kasi nga, dispalinghado nga ang utak, diba? Oh. Kaya ngayon guys, tinan nyo, ang binoto nyo ngayon guys, si Bongbong Marcos. Oh. Dahil ganyan, ganyan, bigyan kayo ng ginto, bigyan kayo ng ano, di ba? Nabudol kayo na sa mga vlogger, mga dede sa mga pulaan. Binudol lang utak ninyo guys. Paniwala kayo, ganito. Makukuha na ni Marcos yung ano, yung ginto. Just mayroon pang sinasabi ng mga blueprint daw. O, di ba? Tapos bababara yung ano, ganyan, sus, ginawa ko. Yan. Tingnan nyo ngayon guys, huwag nyo sabihin na hindi kayo apektado sa mga malang bilay ngayon. Huwag nyo sabihin na hindi kayo apektado dyan. Wala eh. Hindi kasi kayo marunong pumili ng iluklok sa pwesto natin sa gobyerno. Dapat yung iluklok natin yung ekonomista, abogada, may diploma, magandang track record. Mula pa sa simula pa, marami na yung magandang track record. Dapat yan ang mamumuno sa bansa natin guys. Oh. Di ngayon, magsisisi na kayo, huli na. Hindi pa kasi kayo nadala eh. Oh. Diba? Di pa kayo nadala eh. 6 years na kayo naghirap. Ngayon, another 6 years na naman. Wala talaga kayong kadala-dala guys. Sige, ipagpatuloy nyo lang yung pagkawala nyo yung kadala-dala. Ipagpatuloy yung katangahan nyo ninyo. O sa sunod 6 years, ganun na magagawa nyo. O Lipad. Si Lipad naman, si Lipad Pilipinas. Si Sarah. Si Sarah naman ang iboto nyo, yung Lipad si Pilipinas. Saan tayo lilipad? Lipad tayo sa ano? Baon ng bansa natin kasi sa utang. Binaon ni Rodrigo. Ang bansa natin kasi sa utang, binaon ni Rodrigo Duterte. Ito naman yung anak niya, nakaumang na naman si Sarah. Namukha rin pira. Hindi nyo maalam guys, si Sarah Duterte mukhang pira. Sana alam nyo guys yan. Yung confidential fund niya, 500 million sa UBP. Tapos mayroon pa sa confidential fund sa ano, DepEd. Na 100 million din mahigit. O samantalang si Vice President ay wala sa confidential fund. Yung 5 butas, yung 5 duling ay wala siya. Itong si Sarah, mula nung nakaupo ito ngayon, nagkaroon ng confidential fund at wala pang isang oras. Inapprove pa itong mga katanga, itong mga ano, mga senador ang mga kasabot niya na mga niluklok ng tatay niya. Yun, wala pang isang oras guys, approve ang million confidential fund. Kawawang bansang Pilipinas guys, kawawa tayo mga Pilipino guys. Oh, samantalang si Ma'am Lini Robredo walang confidential fund. Yung si Sarah na nanalo na nagkaroon ng confidential fund na. O diba, isa lang ibig sabihin yan, mukhang pira si Sarah Duterte, mukhang pira. Ang kapal ng mukha mo, Sarah Duterte, ang kapal ng mukha mo, hindi mo pira yan, gago. Yan. Ngayon guys, kung sama kayo ngayon na uro guys, lagi mag-ingat. Bye-bye. Ingat po kayo guys. Yan.